Hello everyone! Good morning! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Melody Tablet Alejo, isang plantita, rakitera, namumundok, biyahera at kaibigang Adventista. Sa videong ito, samahan nyo ako ating balikan ang buhay-buhay sa probinsya noong unang panahon ng pandemya. Bagamat wala na akong mga video dito sa aking cellphone, mga kaibigan, marami naman po akong mga picture. Gusto ko pong i-share sa inyo kung ano ang pinaggagawa namin doon sa probinsya sa loob ng mahigit 10 buwan. Last year, March 2020, kami po ay umuwi sa probinsya kasama ang aming mga kasama sa trabaho noong unang panahon or first time na mag-lockdown ang NCR area. At kasama kami doon na bumalik sa probinsya. Talagang natakot din kami, mga kaibigan, dahil yun ay unang-unang panahon ng COVID-19. Pero salamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon tayo ay buhay pa rin. Sa ngayon, kami na po ay nakatira dito sa Caloocan. Kaya namimiss ko ang buhay probinsya, mga kaibigan. At gusto ko pong i-share sa inyo kung ano yung mga pinaggagawa namin doon. Ang aking asawa at ang kanyang mga kasama sa trabaho ay dahil wala na po silang trabaho sa probinsya dito sa Maynila or dito sa syudad. Alam niyo po kung anong pinaggagawa nila sa probinsya. Nagtanim-tanim po kami. Kinultivate namin yung lupa namin doon para makapagtanim ng sari-saring gulay gaya ng kalabasa, talong, okra, patola at iba pa. At nandun din na may time na ang aking asawa ay inasikaso din ang bukid, pero maraming pinaggagawa. Tingnan nyo na lang panoorin nyo na lang po itong aking video clip ngayon para sana ay ma-inspired ang bawat isa sa inyo. At kung hindi ka po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please paki-subscribe po. Melody Tablet Alejo. Maraming salamat. Ating balikan ang buhay-buhay sa probinsya noong unang panahon ng pandemya.
Salamat sa panonood nyo, guys. Nakita nyo na yung mga pinagagawa namin noon. Nandun yung masasayang alaala, yung bonding kasama ang pamilya, nagluluto-luto ng mga pagkain, mga ulam na ulam probinsya, mga pinagkakabalahan din namin ang aming mga alagang mga hayop. Pero ang nakakalungkot or minsan nakaka-discourage ay isang araw or isang gabi, namatayan kami ng 10 piraso na pabo. Oo, mga kaibigan, yung 10 pabo namin noon ay kagagawan din ng alaga naming aso na si Macau. Nakakalungkot, nakaka-discourage, namatayan din kami ng isang tupa at 2 kambing. Ang mga iyon ay nangyayari, parte iyon ng ating buhay, mga pagsubok-subok, mga pagsubok. Subalit, kagaya ng sinabi ko kanina sa aking intro, na tayo pa rin ay dapat magpasalamat dahil tayo ay buhay na buhay. Kaya lagi tayong magpapasalamat sa Diyos, mga kaibigan. Lagi natin pakatandaan, lahat na nangyayari sa ating buhay ay may purpose. Salamat muli. Nawa ay na-inspired ang bawat isa sa inyo. Abangan ang part 2 ng bidyong ito, ang buhay-buhay sa probinsya noong unang panahon ng pandemya. Meron pang part 2, mga kaibigan. Abangan nyo ulit. At salamat sa inyong pagtangkilik. Salamat sa inyong panonood. Ito muli ang iyong kaibigan, si Melody, nagsasabi, problema man ay marami, huwag sana nating kalimutan ngumiti. Bye! See you on my next vlog. God bless us!